Ayan, nagbabalik na naman po ako si Gijus TV, mga kababayan. Ako, ang daming nag-iiyakan tungkol nga kahapon sa maisog rally sana na hindi natuloy. Bago tayo, bago natin ituloy itong maikling kwentuhan, mga kababayan, babatiin ko muna kayo ng isang magandang umaga at magandang tanghal at magandang gabi po sa inyong lahat. Kung saman tayo sulok ng mundo, kung saman tayo lupalop ng daigdig. Ayan, sana okay lang tayong lahat, mga kababayan. Masyadong mainit ngayon. Ito na nga. Iyakan silang lahat kagabi, mga kababayan. Naging lahat na lang ng mga naganap sa hindi pagtuloy ng maisog rally dyan sa Bulacan, ay kasalanan na ni Marcos. Kasalanan ng ating Pangulong PBBM, mga kababayan. Dahil nga, sabi nga ni Roque, pinatayan daw sila ng karapatang pantao. Pinatay daw ni Pangulong PBBM ang demokrasya. At ito daw ay isa ng martial law. Diyos ko, ano na? Tungkol nga dyan sa Lupaan, sa Bustos, Bulacan, mga kababayan. Private property po yan. Yung nakausap yata nila, ano lang yun, caretaker lang yata yun, na umatras nga yung may-ari, na hindi nga na sila pumapayag na ipagamit yan para sa maisog rally na nausog nga dahil hindi natuloy. Siguro, maraming dahilan din yung may-ari ng lupa, bukod sa baka mababoy lang, magkalat ng mga basura, hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan nila, kung bakit hindi nila tinuloy or kinansila, at kinansila na rin ng ating dating Pangulong Duterte, nga yung rally kahapon. Pangalawa siguro, sobrang init. Pangatlo, ay baka matuloyan na dyan si Duterte, mga kababayan. Eh kung tayo nga mga bata-bata pa, hindi na natin kinakaya. Eh siya pa kayang nukno ka na ng tanda. Well, madami na naman magagalit sa aking word dyan, na nukno ka ng tanda. Aminin na natin, matanda naman na talaga siya. So bakit sila nagalit na galit? Kung ako sa kanila, di sana nag-down sila no, ng malaki para kung mag-cancel man o matras may yung may-ari ng lupa, eh di mag-demanda sila. At tinanggap niyo yung lupa, tinanggap niyo yung pera, nag-down payment kami ng ganito kalaki, tapos bigla kayong magka-cancel, bigla kayong i-aatras. Ganyan, di mag-demanda kayo. Hindi yung lahat na lang ikasalanan ni Marcos. Katulad nga nitong sinasabi ni Roque, kagabi, mga kababayan, sinasabi nga niya na pinatay na daw ang demokrasya. Pinatay na daw ni Marcos ang karapatang pantao. Sa anong paraan po? Dahil nga ang ating Pangulo, mga kababayan, napakabait, hindi na nga nagsasalita. Pag nagsalita naman, marami rin sasabihin na pinatulan, ganito, ganyan. So wala nang ilulugar si Marcos para sa inyo. Hindi pwedeng sumagot. Hindi rin pwedeng tahimik. So, alin saan siya doon, mga kababayan? Eh, ito nga si Harry Roque, mga kababayan, kagabi, ang daming sinasabi. Lahat naging martial law na itong pagkansila ni Duterte dito sa maisog rally kagabi. Eh, bakit kasalanan ni Marcos? Naging martial law na daw. Mas masahol pa daw si Marcos Jr. kaysa sa tatay niyang si Marcos Sr. Dahil ang ginagawa nga nito ngayon daw ni PBBM, mga kababayan, eh parang martial law na daw. Diyos ko, martial law agad. Grabe ito si Harry Roque, no? Hindi natin alam kung saan ba nanggagaling ang kanyang galit kay PBBM. Bigyan na kasi ng posisyon niya ng manahimik na. Pangalawa, nakikipag-secret agreement o secret deal daw ang ating Pangulong Marcos sa mga Amerikano para kalabanin at magkagera at girahin daw ang China. Tingnan mo naman naman pag-iisip nitong si Harry Roque, mga kababayan. Sobra na, parang ito yata nakapintanil dahil sobra-sobra na ito mag-isip. Mukhang siya pa yata ang nakadroga dahil ang kanyang pag-iisip ay talagang tamang hinala na. Pero imong advance magsado siya magsalita, mga kababayan. Ano pa ba yung sinasabi niya na panggigipit, sinusupil ang kalayaan at karapatan ng mga Pilipino? Wow naman. ayaw niya daw niya na may kaaway, gusto daw niya ng katahimikan. Hindi po katahimikan or hindi po yan
pang-aano yung ginagawa nyo. Gulo po ang hatid ng ginagawa nyo niyan kasi wala kayong sinigaw kundi mag-resign na ang ating Pangulong Marcos. So bakit siya mag-resign? Nang dahil lang sa inyo? Nang dahil lang sa ginagawa nyo na kayo ay kumbaga hindi sinasang-ayunan ng mga nakakarami dyan. Eh, dinadamay nyo na ang ating mahal na Pangulong PBB ay mga kababayan. Ito ba yung sinasabi nga ni Harry Roque na nagpadala daw ng 300 na mukhang mga bangag, mga hangal ang kaluluwa na handang pumatay? Ano ba yun? Na mukha daw mga talagang mga addictos? Ano yung mga pinagsasabi ni Harry Roque? Akala yung naisip na yun na may mga daladala daw ng mga batuta na talagang handang makipag-away at makipagpatayan dyan sa mga nagraan o sakaling may mag-rally nga dyan sa Bustos, Bulacan sa maisog rally nga na hindi natuloy kagabi. Akala yung naisip na yun? Nagpadala daw si PBBM ng 300 na mga addictos na handang makipaggirian at makipagbaryahan dyan sa Bulacan. Diyos ko, Harry Roque, ano na? Pakinggan natin ang sinasabi ng matandang Duterte. Hindi po yun masama, ha? Dahil totoo namang matanda na siya, mga kababayan. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi kahapon kung bakit niya kinansel sila na hindi nga daw sila binigyan ng permiso o permit ng mayor ng Bustos, Bulacan na ang sinasabi naman Harry Roque ay hinarang ni PBBM. So bakit si PBBM? Hindi ba pwedeng gobyerno lang ng Bulacan yan o yung may-ari ng lupa? Mga kababayan, panoorin natin si dating Pangulong Duterte. Ito. Ang Pilipino makatago at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Ito naman ang gusto namin mapayapa lahat ang mangyayari. Alam mo, hindi kami binibigyan. Nakakatawa nga eh. Hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan. Mabigat yan. To peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Eh, yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan. Mabigat na parusa yan. Sa konstitusyon yan eh. Kaya magdadalawang isip kayo. Lahat ng tao. Eh ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw, bababa yan ang kaso ninyo. Sarili ninyong sakit ng ulo. Kung it's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan. Ayan nga ang eksplanasyon ni dating Pangulong Duterte kahapon kung bakit niya kinansela yung maisog rally dyan sa Bulacan, mga kababayan, na malayo din sa sinasabi ni Harry Roque kagabi sa kanyang mga binibitawang salita, mga kababayan. Ayan, hanggang dito na lamang po ang maiksing kwentuhan sa araw na ito at mainit na mainit itong maghapon na ito, mga kababayan. Mag-iingat po tayo lahat. Mag-inom! Mag-iinom po tayo ng maraming tubig. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel, Genius TV po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment. Siyempre, subscribe na rin po. Genius TV po. Mag-iingat po tayo lahat, mga kababayan. God bless po.